Ale, baka may biskwit ka dyan. Mahinang sabi ni Iska sa babaeng nakasalubong. O kaya kahit tubig na lang po. Lumayo ka nga sa akin, kaya gandang babae ni Mama Limos. Miyembro ka ba ng kulto o sindikato? Maghanap buhay ka para hindi ka nang hihingi. Bulyaw kay Iska nang hiningan niya ng Limos. Inaasahan na niya yon. Sino bang tao ang hindi siya huhusgahan? Maayos naman ang damit niya kahit madumi na iyon dahil halos isang linggo na niyang suot. Hindi rin naman siya mapagkakamalang pulubi kahit madungis sa siya dahil totoo ang sinabi ng matabang babae. Maganda siya. Ngunit anong gagawin ni Iska kung nasa gitna siya ng lugar na wala siyang kakilala? Gustuhin man niyang tawagan ang tatay niya sa Palawan pero hindi niya magawang tangkain man lang. Pinaglaban niya kasi rito ang internet boyfriend niya. Iyon tuloy ang napala niya. Nanakawan ako, Ale. Gustuhin ko man na mag-apply ng trabaho, wala ko kahit isang ID. Paliwanag ni Iska. Wala rin namang pakialam na inismeran siya ng masungit na babae. Laylay ang balikat na nagpatuloy siya sa paglalakad. Kahit nga tagahugas ng plato, hindi siya tinatanggap. Kaya balik siya ngayon sa paghingi ng tulong sa mga tao malapit sa mall. Kaso, palagi siyang pinagkakamalang miyembro ng sindikato o di kaya'y kulto. Parang tubig lang, ang dami niya naman akong sinabi. Bulong pa ni Iska bago lumayo sa babae. Uhaw at gutom na siya. Sa kakalakad niya, nakarating siya sa Menjola. Doon niya nakita ang isang malaking kaina na may kakaunting tao. Maganda sana ang lugar at mukhang papasa sa mga estudyanteng mahilig sa aesthetic na restaurant. Kaya lang, may kulang. Sumilip siya sa salamin. Nakita niyang hindi nagpapansinan ang mga empleyado sa loob kahit tatatlo lang sila. Sinubukan niyang kumatok. May isang lalaking empleyado ang lumapit sa pinto at pinagbuksan siya. Dine in po ba, ma'am? Nakita niyang nagbago ang itsura ng lalaki nang maamoy siya. Bawal magsulisit dito. Dugtong nito. Doon biglang lumabas ang isang matabang babae na may hawak na rolling pin. Nagulat si Iska. Ano ba? Ang kulit mo ah! Umalis ka na nga dito, ang baho mo! Tutulungan sana siya ng lalaking nagbukas ng pinto pero hindi na nito naawat ang malaking babae na lumapit sa kanya. Napapikit na lang si Iska nang makitang hahampasin na siya ng babae gamit ang kahoy na hawak nito. Kaya lang, dumaan ang ilang minutong walang dumampi sa ulo niya kahit iyong dulo ng rolling pin. What are you doing, Abby? Yun ang narinig ni Iska dahilan para mapamulat siya ng mata. Ngayon, kita na niya kung sino ang dahilan kung bakit hindi siya napalo ng kahoy na ginagamit sa pagbe-bake. May isang lalaking nakahawak na doon at pinrotektahan siya. Isang gwapo, mabango at maputing lalaki na pwede niyang pagkamalang artista. Hindi makapaniwala si Calix sa naaktuhan. Siya ang lalaking kasalukuyang may hawak sa rolling pin. Bakit mo siya sasaktan, Abby? Ninakawan ba ang store? Nako, hindi po ako magnanakaw. Singit ni Iska. Manghihingi lang po sana ako ng tubig. Eh sir! Yung isang araw po nagpapabalik-balik dito yung babaeng yan. Nagsosolicit sa mga kumakain. Totoo ba yun, Gilbert? Tanong ni Calix. Eh, Sir Calix, ngayon ko lang po nakita yung babaeng yan. Akala ko nga ho, kakain at pinagbuksan ko. Ayaw ni Calix na gumawa ng eksena kaya pinapasok na lang niya ang babae sa loob ng restaurant niya. Siya na mismo ang kumuha ng tubig para dito. Pasensya ka na kung munti ka nilang saktan. Gusto kong malaman mo na hindi kasama sa training ng mga tauhan ko ang manakit. Gustong matunaw ng puso ni Iska. Sabi na nga ba niya at may mabubuting tao pa rin sa mundo. Naku sir, naiintindihan ko naman po sila. Ang dungis ko, ang baho ko. Mapagkakamalan talaga nila akong namamalimos. Out of curiosity, nagtanong na ang binata. Bakit kasi ganyan ang itsura mo? Halata kasi sa mata ng babae na hindi naman ito pulubi. Sigurado siyang may mabigat itong dahilan kung bakit nanghihingi ito ng tubig. Mahabang kwento, sir. Pero paikliin ko na lang. Baka kasi busy kayo. Nakikinig ako. Naloko kasi ako. Akala ko Swiss yung tatatagpuin ko dito sa Maynila. Mga siraulong scammer pala. Buti nga tinira nila itong damit ko at hindi nila ako ginalaw. Mga gamit ko lang ang kinuha nila. Naiiyak na sabi ni Iska. Bilang natural na malambot ang puso ni Calix, hindi niya maiwasang maawa sa babae. Bukod sa tubig, ano pang tulong ang kailangan mo? Gawa ng pride, hindi niya magawang sabihin dito na kailangan niya ng pamasahe pa uwi sa Palawan. Kailangan ko po ng trabaho,
Yung hindi niyo po sana ako hingian ng ID kasi pati po yun kinuha sa akin. May pulis na kasama yung mga manggagancho kaya hindi po ako agad lumapit sa mga pulis. Hindi ko po alam kung magtitiwala ako sa kanila. Pagsasabi niya ng totoo. Kailangan talaga ng ID kapag nag-a-apply. Ano nga palang pangalan mo? Francisca Javier po ang buo kong pangalan. Pero Iska po ang tawag sa akin ng pamilya ko, taga Palawan po ako. Kabisado ko ang number ng tatay ko pero ayoko po sanang malaman niya nangyari sa akin. Kung papayagan niyo po ako magtrabaho, pag-iipunan ko po yung pangkuha ko ng requirements. Please po. Hindi na niya alam ang gagawin niya kaya sana mapatawad siya ng gwapong lalaking ito. Dahil sinamantala na niya nang makitang mabuti itong tao. Hindi naman niya ito gagawa ng masama. Gusto niya lang talagang magtrabaho para makaipon siya at makauwi na sa kanila. Tinitigan siya ng matagal ng lalaki. Gusto kitang tulungan. Kaya lang kasi. Napayuko na lang si Iska at naiyak na ng tuluyan. Overstaff na kami. Walang bakante. Wala rin ako maraming suki dito sa pwesto namin. Nakita mo naman, tayo lang ang nandito. Bumalik pa ako galing sa Australia dahil ganito ang kondisyon ng restaurant. I have my own problems too. Pwede kitang bigyan na lang ng pera. 2,000. Pwede na ba? Hindi naman po ako pulubi, sir. Hindi ko po matatanggap yan. Tutulungan ko po kayo magkaroon ng maraming customer. Magaling po ako magluto. Ano? Kukuhanin mo pa ang trabaho ko? Singhal sa kanya ng babaeng muntik nang humampas sa kanya ng kahoy kanina. Tutulong lang naman po ako. Wala po akong balak na agawin ang trabaho niyo. Hindi ko pwedeng kapagkatiwala sa iyong kusina. Look at you. Sagot ni Calix. Napatingin din si Iska sa sarili. Madungis siya. Kapag bumalik po ba ako nakaligo ng bukas, bibigyan niyo po ako ng chance? Sinubukan na kasi niya sa iba. Bukod tanging itong lalaki lang ang nagpahayag ng kagustuhang tulungan siya. Saan ka maliligo? May bahay ka ba dito? Sa ngayon po, sa kalsada ako nakatira pero baka matulungan po ako ni Nanay Lulu, yung masahista sa tabi ng simbahan. Mukha namang pinag-iisipan ng lalaki ang isasagot sa kanya. Ngayon siya bumulong ng panalangin na sana bigyan siya nito ng pagkakataon. Gagawa siya ng paraan para makatulong din sa lalaki oras na maging empleyado na siya doon. Sige, bukas 8:00, habang hindi pa kami nagbubukas, magpunta ka. Sir! Angal ni Abby. Paano ko, sir? Relax, hindi mo pa nga alam kung makakarating siya bukas. Mas lalo siyang na-challenge sa sinabi ng lalaki. Pupunta po ko, sir. Okay, see you then. Nagpapasalamat na lumabas siya sa restaurant dahil may pumasok na customer. Nginitian niya ang lalaki bago siya tuluyang umalis. Kaagad na nagtungo si Iska sa simbahan ng Quiapo kung saan niya nakilala ang matandang si Nanay Lulu. Ano ka mo? Kailangan mong maligo! Opo sana Nanay Lulu, saglit na naman po ako maliligo bukas sa inyo. Hindi na nahiyang aniya sa matanda. Itong batang to! Sige, ipapakiusap ko sa may-ari. Doon ka na din kaya matulog kaysa nagtitiis ka dito sa maliit kong pwesto. Sa bahay ko maliit man pero may pinto at bubong. Siguradong hindi ka mapagsasamantalahan. Salamat po talaga, Nanay Lulu. Kapag natanggap po ko dito sa trabaho, maibabalik ko din po sa inyo ang kabutihan ninyo sa akin. Iha, ang patulong ko sa iyo ay walang kapalit. Sana nga matanggap ka at nang magkapera ka na pauwi sa inyo. Huwag na ulit magtitiwala sa mga taong hindi mo kilala, ha? Tumango siya. Gustong mangilid ng luha niya dahil sa sinapit pero ayaw niya maging mahina sa harap ni Nanay Lulu, kaya niyakap na lamang niya ito. Samantala, magdamag na inisip ni Calix kung saan nga ba niya nakita ang babae kaninang nanghingi sa restaurant sa kanya ng tubig. Eh yung mga ganoong mukha, hindi niya nalilimutan. Matalas ang memorya niya pagdating sa magagandang babae. Kuya, anong hinahanap mo dyan? Napalingon siya sa kapatid na bagong dating. Naroon siya ngayon sa kwarto nito na dati niyang kwarto rin. Naroon pa kasi ang iba niyang gamit. Di ka nagpasabing uuwi ka galing sa Australia. Tapos ngayon, nag-trespass ka sa kwarto ko. Tama ba yan? Testigo ni Tanya sa kanya. Tanya, wag muna ngayon. May hinahanap ako. Sa kwarto ko naman to, ah. Kung hindi lang ako lumipat sa kondo, doon ka pa rin sana sa tabi ng banyo. Ginusuan siya ng kapatid. Ang sama mo talaga! Ayusin mo yung mga abubot mo pagkatapos mo dyan, ah! Oo na. Pagkalabas ng kapatid niya, nakita niya agad ang hinahanap niya.
Isa iyong compilation book ng lahat ng mga pictures na kinuha niya noong nagtatravel pa siya sa buong Pilipinas. Alam ni Calix na nakita na niya ang babaeng yun sa kung saan at hindi nga siya nagkamali. Mayroon siyang picture ng babae sa libro niya. It was a stolen shot taken 5 years ago. Sa litrato, nakabikini ang babae at umaahon nito sa dagat. Iyon yata ang pinakapaborito niyang litrato noon. Hindi siya nakahingi ng permiso sa babae bago niya inimprenta ang litrato nito dahil bigla na lang itong nawala. Pero naalala niyang madami siyang kinuhang litrato nito ng araw na nasa beach siya. Sino yan? Ngumangat-ngat ng hilaw na karot si Tanya nang tabihan siya. Ang ganda niya. Jawa mo, kuya? Hindi. Empleyado ko. Naku, mukhang may babaeng iiyak na naman. Apaka playboy mo talaga. Magbago ka na nga. Playboy? Hindi ah. Hindi niya naman masisi ang kapatid niya kung ganoon ang tingin nito sa kanya. Ilang babae na ba ang nataiyak niya? Hindi naman niya kasalanan dahil umpisa pa lang, sinasabi na niyang wala pa sa isip niya ang makipagrelasyon ng seryoso. Naroon pa rin siya sa exploring stage. Isa pa, natuto na siya sa mga pagkakamali niya noon. Hindi na siya magpaparamdam sa babae na interesado siya kapag hindi naman talaga siya sigurado. Iyon ang natutunan niya pagkatapos niyang masaktan ng best friend na si Annie. Saan na ba napunta ang pagkakaibigan nila? Sa wala. Sisiguruhin niya na kapag talagang nagmahal na siya, hindi na niya pakakawalan pa. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa restaurant na ni Calix si Iska. Bukod sa pakikiligo sa bahay ni Nanay Lulu, binigyan din siya nito ng lumang damit. Palda iyon at puting blusa. Mukha tuloy siyang taga-kolekta ng offerings simbahan. Napangiwi na lang si Gilbert nang makita siya ng umagang yon. Nginitian niya ito pero hindi na siya nito pinansin. Inisang tabi na lang ni Iska ang lahat ng anumang hiya sa katawan niya. Kailangan niya ng trabaho. Iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Napangiti siya nang makita agad ang mabait na lalaki. Thank you po talaga, sir. Mamaya ka na magpasalamat kapag binigyan na kita ng uniform. Tumango siya. Mabuti na lang at kompleto ang mga rekado sa kusina nito. Makakapagluto siya ng specialty niyang nilasing na hipon. Napangiti si Calix nang makita ang paraan ni Iska sa pagluluto. Para siyang nanonood ng live sa isang programang para sa mga chefs. Hindi siya makapaniwalang nakatagpo niya ulit ang babaeng ito sa ganitong paraan. Bago siya magpunta doon kanina, nakita na niya ang personal na buhay ng dalaga sa social media. Totoong ito si Francisca Javier. Iyon din kasi ang pangalan nito sa lahat ng social media platforms na binisita niya. Palagaan ng videos iyon bukod sa mga quotes na pinapasa nito tungkol sa pag-ibig at buhay. Ang profile picture ng babae ay isang simpleng picture lang na mga paa nitong nakaapak sa buhangin na tiyak niyang kuha nito mula sa Palawan. Noong makuhaan niya ito ng litrato, inaamin niyang ilang gabi siyang hindi nakatulog dahil sa kagustuhang makilala ang babae. Hindi naman niya akalain na kailangan niya lang maghintay ng 5 taon para makilala ito. Mas lalo pa siyang napahanga ng babae nang matikman na niya ang niluto nito. It was a flavorful shrimp dish. Wala iyon sa menu nila at ang mga hipon, ginagamit lang talaga ni Abby para sa pansit. Ganoon ka basic ang menu nila at inaamin niyang magandang ideya na baguhin ang menu nila at isama ang mga dish na kayang iluto ni Iska. Nasarapan silang 3 lalaki sa niluto ni Iska liban kay Abby. Alam na agad niya ang dahilan ng babae. Abby, magsabi ka ng totoo. Huwag kang ganyan. Bulong ni Gilbert sa kaibigan. Bakit? Totoo namang hindi masarap ang luto niya. Lutong karinderya. Tama na yan. Saway niya sa 2. Nakapag-decide na ako. Tanggap ka na, Iska. Nanlaki ang mga mata ni Iska sa narinig lalo nang iabot na sa kanya ni Calix ang kanyang uniforme. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong saya. Ngayong sa wakas, nakagawa siya ng bagay na mag-isa nang hindi ginagamit ng papa niya ang kapangyarihan nito para makuha niya ang gusto niya. Hindi nga ba't iyon ang mismong dahilan kung bakit siya basta naglayas? Iniisip niyang mahal niya ang Swiss na kausap niya sa internet at kung hindi siya magmamadali, baka ipakasal na lang siya ng papa niya sa anak ng politikong kaibigan nito at kalaro sa golf. Hindi siya papayag na basta na lang maging trophy wife ng kung sino. Masaya siya noong makaluwas siya sa Maynila ng walang bodyguard. Pero mas naging masaya siyang nakapasok siya sa trabaho dahil sa galing niya. She loves cooking. Iyon ang tanging pamana ng lola niya at nasirang ina. Masarap pala sa pakiramdam na nakakuha siya ng trabaho dahil doon. Hindi dahil sa alam ng amo niya na anak mayaman siya.
Salamat po, sir. Salamat po talaga. Thank you for your amazing talent. You're hired, Iska. Sa araw din na yun nagsimula si Iska, pero hindi muna siya pinayagang magluto sa kusina ni Abby. Ang unang pagsubok sa kanya ay ang humakot ng mga customer na kakain. Nakalagay ang banner ng menu sa counter at nakaisip si Iska ng paraan para mas mapansin yun ng mga tao. Binitbit niya ang banner na mas malapad pa sa kanya. Saan mo dadalhin yan? Tanong ni Calix. Sa labas, sir. Mag-aakot ako ng customer. May pa-special offer po ba kayo? Tanong pa ng dalaga bago siya tuluyang lumabas sa restaurant. Libreng bottomless iced tea sa lahat ng customer ngayong araw. Sagot ni Calix habang namamanghang nakatingin kay Iska. Copy, sir. Babalik din po ako agad kapag nakakuha na po ako ng customer. Masiglang pahayag ni Iska. Nginitian niya lang ito habang hinihiling niya na sana nga magtagumpay ito. Halata kasi sa mukha ni Iska na talagang gusto nito ang ginagawa. Halos 20 minuto lang silang naghintay, may pumasok ng 20 kumpol na mga magbabarkadang estudyante. Kung di siya nagkakamali ng bilang, nasa 8 kataon na ang naroon ngayon. Kasunod ng mga ito si Iska. O tabi, dadaan si ganda! Sabi ng isang estudyante. Nagsitabi ang lahat at tawa na lang ang iginanti ni Iska sa mga ito. Para kayong sira, umorder na kayo. Oo naman boss, o-order kami. Nagsipila na sa counter ang mga estudyanteng binatilyo na mukhang nahikayat ni Iska dahil sa angking ganda ng dalaga. Nakangiti naman ngayon si Calix habang pinanonood si Iska sa pag-iistima sa mga customer. Doon niya naunawaan kung bakit muntik na siyang malugi si negosyo. Puro nakabusangot ang 3 niyang unang empleyado. Yung introvert pa na si Paul ang nilagay ni Gilbert sa kaha, ay wala naman halos sinasabi ang lalaking yun. Biglang parang nagkaroon ng buhay ang Eat Alley. Sa loob ng 3 taon ng restaurant ni Calix, ngayon na lang ulit niya nakitang matao doon dahil hindi lang naghakot si Iska ng mga customer. Nakikipagkwentuhan din ito sa mga tao at nakikipagbiruan na akala mo, bisita lang nila ang mga kumakain. Hindi lang ang mga tao ang nabibighani ng charm ng dalaga. Kahit siya na amo nito, ay napapahanga. Madaling araw na nang matapos siya sa mga gawain sa restaurant. Hindi ito palaging ginagawa ni Iska pero may karanasan naman siya sa pagluluto, paghugas ng mga plato at paglilinis. Sa kwarto niya sa probinsya, siya mismo ang naglilinis. Ni ayaw niyang ipagalaw iyon sa mga katulong dahil ang turo sa kanya ng nanay niya na galing nandin sa hirap ay kailangan niyang kumilos para sa sarili. Dahil hindi habang buhay, mayaman sila. Oo't may pera ang tatay niya, kaya nitong mag-hire ng madaming katulong. Pero hindi siya pinalaking umaasa sa mga yaya ng nanay niya dahil mas maigi daw ang babaeng may alam sa buhay. Iyon nga yata ang mismong rason kung bakit hindi halatang anak siya ng mayamang negosyante sa Palawan. Uwi na. Ikaw na lang ang nandito. Komento ni Calix nang sumilip ito sa kusina. Hindi na siya nagulat nang madinig ang boses ng lalaking amo. Kanina niya pa kasi naririnig ang lalaki sa dining area na nagbibilang ng pera. Tama na yan. Tatapusin ko na lang po ito, sir. Tapos uuwi na din po ako. May bahay ka na? Natawa si Iska. Doon po ako matutulog sa pwesto ni Nanay Lulu sa tabi ng simbahan. Doon ka natutulog? Hindi ba delikado doon? Tumango siya. Sa liit ng katawan ko, wala namang nakakapansin na doon ako natutulog, sir. Kaya safe doon. You can stay here while I am looking for a place for you. Ah, hindi na po, sir. Okay lang po talaga ako. Pwede bang sundin mo din ako kahit tapos ng oras ng trabaho? Hindi ako mapapakalis sa bahay namin kapag hindi ko na siguro na may masisilungan ka. Kung hindi ka nga lang maiilang, doon ka na muna sa bahay ko. Nagulat si Iska. Sir naman. Sige na, ikaw ang mamimili. Dito ka matutulog sa store o doon sa bahay namin? Hiniling bigla ni Calix na sana huwag piliin ang dalaga sa bahay nila dahil baka makilala ito ng kapatid niya. Imbes na mapanatag ang babae sa kanya, e baka lumayo pa ito. Sino ba namang hindi iisipin na weird iyon lalo na't may picture siya ng babae bago pa man sila magkakilala? Sir, hindi na po talaga. Iska, pagkaharap nito sa kanya, nagtama ang mga mata nila. Napayuko agad si Iska at parang itinatago ang pamumula ng mga pisngi nito mula sa kanya. Kaso, huli na dahil natitigan na niyang maigi ang mukha nito.
Hindi maitatago ng pagyuko ni Iska ang katotohanang maganda ito sa kahit na anong ekspresyon ng mukha. Hindi ba't iyon nga ang dahilan kung bakit niya ito kinuhana ng litrato noon? Please, Iska, makinig ka sa akin. Sige ho, dito na lang po ako matutulog. Good, I have a sleeping quarter here. Dun sa gilid ng ref, may maliit na pinto. Ako't ikaw lang ang nakakaalam ng kwartong yun. Doon ka na muna matulog. Gigising na lang po ako ng maaga para hindi po ako makita nila Abby at para hindi din po ako makaabala sa operations. Okay, magpahinga ka na ha. Bukas, ikaw naman ang magluluto. Gagawa ko ng bagong menu para bukas. Okay, sir. Iniwan niya si Iska sa store pero naiwan doon kasama ng dalaga ang puso niya. How can he fall so fast to her? Siguro, dahil na rin sa naroonang atraksyon niya sa babae bago pa man niya malaman ang pangalan nito. Naliligalig siya ngayon at parang hindi siya makatulog, kakaisip kung komportable ba si Iska sa kwartong tinutulugan nito ngayon. Kuya, pang ilan mo na yan? Sita kay Calix ni Tanya nang makitang nagbukas na naman siya ng isang lata ng beer. Pangatlo, bakit ba binibilangan mo ko? Nangiinggit ka kasi. Kung wala akong exam bukas, makikishat ako eh. Gusto mo batukan kita? Eh bakit ka ba kasi umuwi pa dito? May kondo ka naman ah. Malayo ang kondo. Alam mo namang sinusupervise ko yung restaurant. Sus, ang sabihin mo, alam kasi na Ate Ani yung kondo. Iniiwasan mo pa rin ba yung tao? Hindi naman. Ayoko lang naaasa siyang bumalik ako para sa kanya. Gets naman na ni ate na hindi siyang gusto mo. Namimiss ka na nung tao. Kilala niya ang kaibigan niya. The last time he showed up to her, umiiyak pa rin ito at tinatanong siya kung hindi pa ba sapat sa kanya ang lahat ng ginawa nito. Pagod na siyang ipaliwanag dito na hindi pa siya handa. Bilang lalaki, ayaw naman niyang makasakit ng gusto lalo na't best friend niya si Annie. Ayaw mo lang na nandito ko kasi hindi mo madala dito mga barkada mo. Isusumbong kita kay Lamami pag uwi. Halo si kuya! Lasing ka lang! O baka in love? Nakita ko yung nahagilap mong picture ng chicks. Maganda kuya! May kamukha siyang artista. Si Su! Si Ramirez! Napakaganda kuys! Tigilan mo ko. Matulog ka na lang at may exam ka pa kamo. Sabihin mo muna! Siya ba ang dahilan kung bakit hindi ka makatulog? Huwag ka nang makulit. Tulog na. Minsan, gusto niyang isako na lang ang kapatid niya tapos iligaw na parang pusa. Napaka-usisera kasi nito. Nagulat pa si Paul nang makita si Iska na nag-aayos na ng mga lamesa. Hindi ka ba umuwi? Iyon yata ang unang beses na narinig ni Iska na nagsalita ang lalaki. Ay, nagsasalita ka pala? Tinitigan lang siya ng lalaki. Sorry. Hindi pa kasi kita kahit kailan narinig na nagsalita. Pero para sagutin ang tanong mo, nakauwi naman ako. Pumasok lang talaga ako ng maaga. Nagkibit-balikat lang ang lalaki. Pinabayaan na lang niya itong magpatuloy sa loob. Sunod na dumating sila Abby at Gilbert ng magkasama. Minsan, gusto nang isipin ni Iska na may relasyon ng dalawa dahil sobrang close ang mga ito. Wow! Masyado talagang sip-sip! Ang aga pumasok! Komento ni Abby. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho. Alam mo, sa kutis mo, te, ayaw ko maniwala na kailangan mo ng work. Parang ang hindi ka nagugustang ng tato sa inyo. Anong modus ba yan? Ito namang si Abby, ang aga-aga namang pinagtitripan si Iska. Tama na nga yan. Si Gilbert yun na hindi pa rin niya malaman kung kakampi niya o kaaway. Eh bakit naman kasi ang aga mo? Baka naman sabihin na ni sir na lagi kaming late sa trabaho. Sorry na. Gusto ko lang kasi talagang tumulong dito para masulit naman yung chance na binigay sa akin. Sa sahod ko sa Friday, makakapaglakad na ako ng mga requirements. Okay, basta walang sulutan ng trabaho ah. May mga pamilya din kaming binubuhay. Hindi naman tatakbo ng maayos ang negosyong to kung wala kayo. Kailangan lang siguro nating i-regroup yung team natin. Siguro may mga kailangan lang tayong baguhin para dayuhin tayo ng mga tao. So, ang sinasabi mo, pay pa kami mga naiwan ni sir dito? Singit ni Abby. Hindi ah. Ang gusto kong sabihin, may kailangan tayong gawin na bago para dumami ang customer. Eh parang ganun na nga. Tanggap naman na ni Iska na hindi siya magugustuhan kahit kailan ni Abby. Pero hindi niya hahayaang makasira yon sa trabaho nila. Pasensya na Abby kung ganun ang dating ng sinabi ko. Pero sana pakinggan niyo muna ako. She's right.
Napalingon silang lahat sa pinanggagalingang tinig. Si Calix yun. Madaming bitbit na kahon. Bumawa ako ng bagong menu at kung pwede lang boys, tulungan niyo ako sa mga dala kong pang-decorate na nasa kotse pa. We will redecorate this restaurant. Kitang-kita ni Calix ang pagkislap ng mga mata ni Iska. Iyon yata talaga ang gusto ng babae. Hindi lang basta gumawa ng bago para sa resto kundi ang baguhin ang mismong restaurant. Hindi na niya papalitan ang pangalan ng restaurant pero babaguhin na nila ang interior design nito. Bumili siya ng makukulay na dekorasyon at iba't ibang furnitures. Sinimulan nila sa araw na iyon ang pagre-redecorate. Silang apat ang nagtulong-tulong kaya mabilis nilang natapos. Napangiti siya nang makita ang kasiyahan sa mukha ng dalaga. Dahil sa ginawa nilang pagbabago sa interior at sa menu, mas madami na ngang tao ang nagpupunta sa restaurant kahit hindi na tumambay si Iska sa labas para maghakot ng customers. Mas lalo pa nga silang nagkaroon ng maraming parokyano ng si Iska na mismo ang nagluluto sa kusina. Si Abby, naroon pa rin pero umaalalay na lang sa mga gawain sa kusina. Siya na ang nasa kaha at ang dalawa niyang lalaking empleyado ang mga nagsisilbing waiters. Minsan nagwi-waiter na din siya para mas mababilis ang gawain. Good job guys! Bati niya sa mga ito nang matapos ang linggong iyon. Ang taas ng sales natin mula nang i-improve natin ang hitsura at menu ng restaurant. Sana may panatili natin ang ganito. Yes sir! Sagot nilang apat. Si Abby lang ang hindi sumagot. Okay ka lang ba, Abby? Sir Calix, sasasantahin niyo na po ba ako? Abby, hindi. Sinong may sabi niyan? Kasi bumaba ang popularity rate natin noong ako ang naging chef mo. Tapos nung dumating tong si Iska biglang. Wala akong sasasantahin. Sa totoo nga, gusto ko pa kayong bigyan ng bonus. Kayong apat. Nagdiwang silang apat. Thank you, sir! Sabi ni Abby. Thank you sa inyong apat. Nakatanggap nga silang apat ng bonus pero nagulat si Iska nang makitang mas makapal ang sobra niya. Mabuti na lang at hindi iyon napansin ng mga kasama niya. Ayaw niya ng special treatment kaya pagka-uwi ng tatlo, kinausap niya si Calix habang nagbibilang ng pera. Sir, bakit naman humus madami yata ang nailagay mo sa sobrang para sa akin? Ayaw mo ba? Pantay-pantay lang naman ho ang effort namin dito. Hindi po tama na may lumalamang. Iska, you deserve it. You initiated a change in my resto. Kung hindi naman talaga dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nalugi. Gusto ko lang i-appreciate ang naitulong mo sa'kin. Pero sir, pati din naman sila nag-effort. Kaya nga binigyan ko din sila ng bonus. Mas malaki lang talaga yung sa'yo. Hindi mo ba pwedeng tanggapin niya nang walang tanong? Ayoko po ng special treatment. Nakita niyang napangiti si Calix. Bakit? Nararamdaman mo na bang special ka sa'kin? Hindi tuloy siya makahinga. Ngayon lang nakaramdam ng ganito si Iska. Iba kaysa sa naramdaman niya para doon sa Swiss na manluloko. Ikaw talaga, sir. Napaka mapagbiro mo. I'm not even joking. Lalong kumabog ng malakas ang dibdib ni Iska. Hindi naman niya intensyon na mahulog sa lalaking tumulong sa kanya. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos na kasama niya ito, gusto niyang magpasalamat dahil umalis siya sa Palawan at muntik nang maging pulubi dito sa Maynila. Dahil kasi doon, nakilala niya ang lalaking may mabuting puso na si Calix. Hindi ka na nakapagsalita. Kasi, sir, hindi ako bagay sa'yo. Kung totoo si napulot mo lang ako, tinulungan dahil makulit ako. Ni hindi mo ako kilala ng lubos. No, tinulungan kita kasi alam ko yung pakiramdam ng walang-wala. Mahirap lang ang pamilyang kinalakihan ko. Kaya alam ko yung pakiramdam na parang halos wala kang malapitan. Poverty taught me to be human. Kaya naman kahit may pera na ako at may sariling negosyo, hindi ko nakakalimutang magpakatao. Pero Iska, labas ang pagtulong ko sa'yo sa nararamdaman ko. Napatitig siya sa mga mata ng amo. Doon niya lang napansin ang pagod na nagkukubli sa mga ngiti nito. Mula noong makita kita 3 weeks ago, hinanap ko kaagad yung photobook kung saan ko iniipon yung mga nakuha kong magagandang pictures mula sa pag-iikot ko sa buong Pilipinas. Naalala ko kaagad ang mukha mo kasi noon lang ako nakakita ng ganyang ganda. You are all natural. Yung ilong mo, yung mga mata mo, yung labi mo.
hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng lalaki. Ibig sabihin ba noon, nakita na siya nito dati pa? Ginusto ko makipagkilala noon sa'yo sa beach, pero bigla kang nawala. Anong year yan? 5 years ago. Naalala niya noong mag-island hopping siya mag-isa 5 taon na ang nakararaan gamit ang speedboat niya. Natural lang na hindi na siya nito makita noon dahil may sarili siyang sasakyan. Hindi siya nagtatagal sa mga island lalo na kapag may mga bodyguard na nakabuntot sa kanya. Iyon siguro ang araw na tinutukoy ni Calix. Sir, sigurado po ba kayong ako yun? 100% Iska. Ikaw yun. I wanted to show you the picture. Pero minabuti kong sabihin muna to sa'yo. I don't want to freak you out. Pero nagfi-freak out na siya ngayon habang kinikilig sa sinasabi nito. Kinakabahan talaga ako. Alam mo ba, noong 1 linggo ko pa gustong sabihin sa'yo kaya lang, hindi ko alam kung paano. Ni hindi niya na malayang may ganoon itong sekreto. Kaya nga Iska, yung extra kong bayad sa'yo, ituring mo na lang na model fee kasi naipaprint kong pictures mo. Napagkakitaan mo? Natawa ito. Muntik na. Mabuti na lang madamot ako pagdating sa mga masterpiece ko. Para namang napaka-special ang picture, sir. Patingin ako, ha? Tumango si Calix na nakangiti. Okay, for you to see it, I need to bring you home. Sir. Okay, hindi na kita papakabahin. Masyado na ako madaming sinabi sa'yo ngayon. Bukas naman yung iba. Magpahinga ka na. Umatras na ang lalaki at tumalikod sa kanya. Gusto niyang alamin kung ano pa ang mga hindi nito sinasabi sa kanya pero mas maigi nga sigurong huwag na muna niyang alamin. Hindi niya pa nga maiproseso sa isip niya yung katotohanang may picture siya na nasa kamay ni Calix na kuha nito 5 years ago. Nasa kotse na siya nang mabasa sa chat ni Tanya na doon matutulog sa bahay nila ang mga kaklase nito. Puro naman babae at may picture pa na pinadala sa kanya bilang pruweba na school project ang gagawin sa bahay. May ininstall naman siyang CCTV doon, kaya panatag siyang iniwan ang kapatid at dumiretso sa kanyang kondo. Hindi nga lang niya maintindihan kung maiinis ba siya kay Tanya dahil nakita na naman niya doon si Annie. Nakasuot ito ng damit na akala mo ganap na itong artista. Hi, Calix. Dati nito sa kanya. Nakatayo sa tapat ng pinto niya ang babae kaya paano pa siya makakaatras? Mukha ngayon ka lang nakauwi. Noong 1 buwan pa, kamusta Annie? Okay naman, sinadya na kita dito. Mukha kasing wala kang balak na magpakita sa akin kahit matagal na yung pambabasted mo sa akin. Walang pambabasted na nangyari, Annie. Alam mo naman na gusto din talaga kita noon. Paglilinaw niya. So, what went wrong? Annie, pagod na siya sa kakulitan nito. Magkaibigan tayo. Hindi ko alam kung anong pumasok sa kokote ko at sinubukan agad kitang ligawan nang hindi ko pa nasisiguro yung feelings ko. I'm sure, may babaeng naging dahilan. Hayaan mo na, okay naman na ako. Gusto lang talaga kitang makita at kamustahin. May dala pala akong kasalubong sa'yo galing Paris. Iniabot nito ang paper bag na dala. Sana maging friends tayo ulit. Malapit lang sa kondo niya ang tirahan ni Annie kaya nga pakiramdam niya, kailangan na niyang ibenta yun ng tuluyan na makaiwas sa panggigil trip ng kaibigan. It's making him uncomfortable. Inaamin naman niyang kasalanan niyang hindi na siya nakaramdam ng mas matindi pa sa atraksyon sa best friend niya. Pero maaga pa lang nang klaruhin niya iyon kay Annie. Kaya imposibleng hanggang ngayon, hindi pa rin siya nito mapakawalan. Hindi rin naman naging sila officially. Iniisip nila niya ngayon na malinis naman siguro ang intensyon ni Annie at gusto lang talaga siyang kaibiganin. Kaya nga tinanggap na lang niya ang bigay nito. Katulad na nakasanayan ni Iska, gumigising siya ng maaga para lang maiayos na ang mga gamit sa restaurant bago ito magbukas sa araw na yon. Katulad ng pangako niya kay Nanay Lulu, ibinalik niya ang kabutihang loob nito. Ilang beses na niya itong naabutan ng pambili ng gamot na palagi nitong tinatanggihan, kaya naman napilitan na siyang sabihin dito ang totoo. Nanaroon lang siya dahil ayaw niya pang umuwi sa Palawan dahil ayaw niyang mapahiya sa tatay niyang sinuway niya. Inimbitahan na rin niya si Nanay Lulu na kumain sa restaurant ni Calix at sinabi niyang siya na ang kusinera doon at sagot na niya ang anumang o-orderin nito. Magiliw na tinanggap ng matanda ang imbitasyon niya kaya naman doble ang saya niya ngayong araw. Dumating din agad ang boss nila at habang wala pang tao ay pinakita nga nito sa kanya ang mga litratong tinutukoy nito. Napakadami nga talaga ng picture niya
na naipa-imprinta ng lalaki sa photobook nito. Ang gaganda ng shot, sir. Sir, pwede bang wag nun, sir? Kalex na lang. Napatingin siya sa tatlong empleyadong napahinto sa mga ginagawa nang madinig si Kalex. Guys, I want all of you to call me Kalex. Ayoko na nang sir. Utos ni Kalex sa lahat. Naiiling na pumasok na lang si Abby sa loob ng kusina. Okay, Kalex. Iyon naman ang sagot ni Gilbert at nagkibit-balikat lang si Paul. Hindi makapaniwala si Iska na masasabi yun ni Kalex. Sira na ba ang ulo nito? Pero sa tuwing magkakatitigan sila, nababasa niyang parang kakaiba na nga ang nararamdaman nito sa kanya. She has seen that kind of cute puppy eyes before. High school pa siya noon. Ayaw niyang mag-assume pero parang hindi naman din talaga itinatago ni Kalex ang nararamdaman nito para sa kanya. Nakuha pa nga nitong hawakan ang kamay niya at pinisil ni Kalex yon. Napangiti na lang siya pagkatapos niya itong pandilata ng mata. Tutulong lang ako sa pag-aayos ng stocks at inventory. Dito ka lang. Sabay tayo mag-lunch mamaya. Okay. Habang hinihintay ang lunch break, biglang dumating si Nanay Lulu at talagang ang saya niya nang yakapin ito. Sigurado ka bang pwede akong kumain dito, iha? Opo, Nanay. Dun po tayo. Iginiya na niya ang Nanay Lulu niya sa bandang sulok ng restaurant. Pero bago pa man ito makaupo, may customer na siyang narinig na sumigaw. May ipis ng sopas! Sa likod naman ng restaurant, abala sila Kalex at Paul sa pagre-record ng mga bagong deliver na ingredients. Malapit na silang matapos sa mga ginagawa nang makatanggap si Kalex ng notification mula sa isang social media site. Isang comment yun ang hindi pa niya kilalang tao. Pulubi yung babae nagluluto sa Eat Alley. Iyon ang walang habas na komentong pinagpipiestahan na ngayon ng mga netizens. May mga nag-comment din na nag-send ang picture ni Iska noong mga panahong nanghihingi pa ito ng limos. Gustong patulan ni Kalex ang mga comment pero minabuti niyang ikalma muna ang sarili. Hindi natapos doon ang issue patungkol sa pagiging pulubi noon ni Iska dahil may mga tao na ngayong nagre-reklamo sa may dining area. Alisin mo tong ipis dito! Nakakadiri! Ma'am, wala pang ipis yan. Sinungaling kang gasgusin ka? Hindi makapaniwala si Kalex sa nakikita. Inaaway ng isang babaeng nasa mid-40s ang matandang kasama ni Iska. Isang beses na niyang nakita ang matanda at alam niyang si Nanay Lulu iyon. Customer po dito sa Nanay. Depensa ni Iska sa matanda. Customer? Tingnan mo nga itsura niyan. Akpala mo mamamalimos dito. Nasaan ang manager niyo? Agad siyang lumapit sa nagwabolang babae. Ma'am, my name is Kalex Todizon po. Owner ng Eat Alley. How can I help you? May ipis ang soup. Tapos, may namamalmos dito. Ganito niyo ba talaga patakbuhin ang negosyo niyo? I paid 2,000 for this meal. Tapos mawawalan lang ako ng gana dahil dyan sa servidora mo? Dinurupa ng babae si Iska. Iniharang niya ang sarili niya para hindi nito maabot si Iska. Ma'am, please calm down. The meal is on me. Papalitan na lang din po. You don't need to get upset. I wanted to be upset. Wala ka magagawa. It's either you fire her now or you close the shitty business immediately. Ma'am, sobra naman po kayo. Hindi na nakatiis Iska na makialam. Wala pong ginagawang masama si Nanay Lulu. Wala pong ipis ang soup kahit ilang beses ko na pong tinignan. Bakit kailangan niyo pong magwala? Bakit po kailangan i-close ang negosyo ng amo ko? Iska, saway ni Kalex sa kanya. Sir, alam kong customers are always right but not this time. I will pay for your food, ma'am. Magpa-check up din po kayo. I will cover it. Patunayan natin kung mayroon nga po kayo nakaing pagkain na may ipis. Kapag mali po ko sa pagtatanggol sa sarili ko at kay Nanay Lulu, magre-resign po ko dito. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwalang sumasagot ka pa ng ganyan? Madumini nga dito. Wala pang modong servidora. Pinapakain pa dito ang nanay niyang madungis. Gosh! Sinilan niyang birthday ko! Nag-walk out ang babae. Kalex look at her. Mabilis niyang nabasa sa mga mata nito ang disappointment. Ma'am! Tawag nito sa maarting customer. Naiiyak na hinawakan niya ang kamay ni Nanay Lulu na paulit-ulit na humihingi sa kanya ng patawad. Hindi niyo po kasalanan, Nanay. Uuwi na lang ako. Halata sa matanda na napapahiya na ito. Madami din kasing customers ang nakakita. Ang iba nga ay nagsiuwian na,
pero may iilan na nakikisimpatsa sa kanya. Huwag mo nalang pansinin, Iska, sabi ng isa nilang parokyano. May mga ganun talaga. Baka wala siyang kasamang pamilya sa birthday niya kaya ibinaling sa'yo ang galit dahil ikaw, dinala mo dito sa pinagtatrabahuan mo ang nanay mo. Pinilit na lang ni Iska na umintindi. Alam niyang mali na sinagot pa niya ang nagwawalang customer. Pero hindi na kasi tama ang mga sinasabi nito. Matagal bago bumalik si Calix, malapit na silang magsara. Pagkatapos ng insidente, wala na rin customer ang dumagdag pa. Calix, tawag niya sa lalaki. Tiningnan lang siya nito kaya nangilid na ang luha niya. I'm sorry. Tumango lang ang lalaki sa katilid siyang nginitian. Gusto ko lang namang dalhin dito si nanay. Hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Alam ko. Sorry talaga. Umiling si Calix. Wala kang kasalanan. You just did what you think was right. Kaya ko tong ayusin. Tutulong ako. Wag na. Madami ka nang naitulong sa akin, Iska. Isa lang to sa mga kailangan kong harapin bilang nagsisimulang negosyante. Ang kailangan kong gawin mo ay ang magpahinga, okay? Tumango siya. Ayaw niyang iwan ang lalaki doon dahil alam niyang mabigat ang problema nito ngayon. Please, magpahinga ka na. Gusto ko makasiguro na okay ka lang. Come here. Nagpatangay na lang si Iska nang hilahin siya ni Calix. Masuyong hinawakan ng lalaki ang magkabila niyang pisngi, dahilan para mapapikit siya. I am fine. Alam kong mabuti lang talaga ang puso mo. At naiinis ako dahil hindi ko alam kung paano ka ipagtatanggol sa mga tao. This world is so cruel for you. Pagkasabi ni Calix noon, ay kinintalan siya nito ng pinong halik sa labi. Ang kaya ko nang gawin ngayon ay ang mga kong magiging maayos din ang lahat. Pagpapatuloy ng binata sinasabi. Hindi ko din alam kung paano paprotektahan itong negosyo mo. Alam kong mahalaga to sa'yo. Napangiti si Calix. Thank you. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Naniniwala ka ba sa akin? Tumango ang dalaga. Oo naman. Then rest my love. I will figure this out. Binigyan pa siya nito ng isa pang halik na sa noon naman niya dumampi bago ito tuluyang umalis. Kinabukasan, hindi pumasok si Calix at sobrang nag-alala siya. Pero wala naman siyang magawa kundi ang maghintay. Iniipon niya ang sinasahod niya para may maibigay siya kay Nanay Lulu at para na rin sa pamasahin niya pa uwi kaya hindi pa rin siya nakakabili ng cellphone. Isa pa, mas mapapabilis ng noon ang paghahanap sa kanya ng tatay niya. Isang buwan at kalahati na siyang nawawala sa Palawan. Alam ni Iska na may mga naghahanap na sa kanya. Doon lang niya naalala ang mga videos sa nagdaang gabi. Napatutop siya sa sariling bibig. Ipinagdadasal na lang niya ngayon na sana hindi pa iyon nakakarating sa mga tauhan ng tatay niya. Do you have a Francisca Scarlett Javier working here? Dinig niya mula sa kusina ang boses ng babaeng nagtanong kay Paul na nasa kaha. Nasa loob? Sino ka? Girlfriend ni Calix. Napalabas si Abby dahil doon. Ay! Mama Annie! Parang pinipiga ngayon ang puso ni Iska sa narinig. Hi, Bee! Kamusta kayo dito? Bakit ngayon na po kayo bumalik, ma'am? Akala ko talaga wala na kayo ni sir kasi... Kasi ano? May pulubing na pulot sa sir. Maganda naman, ma'am, pero... Ibinulong ni Abby ang sumunod na sinabi pero dinig pa rin niya. Ayoko sa kanya? Masyadong mapapel? Yun ba si Francisca Scarlett? Iska po ang name, ma'am. Nasaan siya? Narinig na lang niya ang mga yabag ng babaeng nakasuot ng takong na papasok na sa kusina. Ilang saglit lang, kaharap na niya ang babae. Wow! May taste talaga si Calix sa babae. Pang ilan kang part-time lover? Hindi po ako part-time lover. Hindi? So akala mo, ikaw talagang mahal. Hindi siya nakasagot. Nasasaktan pa rin siya hanggang ngayon dahil nilito siya ni Calix. Hinalikan siya nito kagabi tapos, ngayon makikilala niya ang nobyo nito? Di gisingin na kita sa pantasya mo, Iska. Iska, di ba? Yumuko na lang siya. Matapang siyang sumagot kapag alam niyang nasa tama siya. Pero sa pagkakataong yun, wala siyang mukhang maihirap dahil naghalikan sila ni Calix kagabi, ang nobyo ng babaeng kaharap niya ngayon. Hindi ka sasarisohin ni Calix. Ang gusto nun, laro. Hindi ko alam kung kaya mo makipaglaro sa kanya. Pero kung ako sa'yo, hindi ko natatangkain. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo. He likes doing charities.
at siguro talagang naaawa lang siya sa'yo. Hindi niya alam kung bakit sobrang saya ng babaeng makitang nangingilid na ang mga luha niya. Siguro tama si Calix. Malupit ang mundo at isa siyang tanga para maniwala sa lalaking yon. Bago pa siya makagawa ng panibagong katangahan, iniwan na niya sa restaurant ang uniforme niya sa ibabaw ng counter ng Eat Alley pagkatapos niyang malinis yon. Palabas pa lang siya ng restaurant, nakita na niyang palapit na sa kanya ang mga tauhan ng tatay niya. Handa ka na bang umuwi, Iska? Tanong sa kanya ng bodyguard niya. Nahanap niyo na ako. Wala na ako magagawa. Pinahirapan mo kami. Galit na galit ang papa mo. Alam ko, pero pwede bang dumaan muna tayo sa kaibigan ko? Sige, yung matandang pinagtanggol mo? Tumango siya. Pagdating nila sa munting bahay ni Nanay Lulu, sinubukan niya itong kumbinsihin na sumama na lang sa kanya. Iha, hindi ko pwedeng iwan ang mga pasyente ko dito sa panghihilot. Wala nang magpapagaling sa kanila. Kapag nagpunta ako sa Palawan, hindi mo kailangan bayaran ako. Tinulungan kita kasi nakikita ko namang mabuti kang bata. Sadyang naloko lang sa pag-ibig. Naiyak na naman siya sa sinabi nito dahil naalala niyang sa pangalawang pagkakataon, naloko siya ulit. Dadalawin ko na lang ho kayo dito. Sige, mamimiss kitang bata ka. Makinig ka na sa tatay mo. Siya na lang ang mayroon ka. Tumango siya. Salamat po sa lahat. Yumakap siya ng mahigpit dito bago siya sumama sa mga bodyguard niya. Para siyang natutuliro nang makita ang backlash ng mga netizens sa mga bumabatikos kay Iska. Anong pulubi? Prinsesa yan dito sa Palawan. Lagot kayo sa tatay niyan. Hello, cyberbullies. Mr. Javier will take your accounts down. Classmate ko yan dati. Baka sampalin kayo niya ng 5,000 ang baon niya sa school. May pulubi bang ganyan kaganda? Nagbabrownout dito sa Palawan pero hindi sa bahay niyan. Madami pa siyang nabasang comment pero minabuti niyang huwag na munang tingnan ang mga iyon dahil nakafocus pa siya sa complaint ng customer nilang nag-viral sa internet. Dumaan na sa barangay ang issue at humingi na ng sorry ang matanda dahil wala itong may pakitang medico-legal na nagpapatunay na nakakain ito ng soup na may ipis. Na-review na din niya ang CCTV at nakita niyang tama si Iska. Walang ipis ang inihain nito at walang ginawang masama si Nanay Lulu. Doon po kayo, Salvador, ako mag-sorry. Sinigawan niyo siya. Wala ka namang awa sa matanda? Hindi mo ba pwedeng tanggapin na lang ang sorry ko? Nasaan ba kasi yung Salvador mo? Hindi siya nakasagot. Habang nagre-review sa CCTV, nakita niyang bigla na lang umalis si Iska pagkatapos dumaan doon ni Annie. Tatanungin ko siya kung gusto niya pa kayong harapin. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa niyo. Dahil sa imbestigasyon ng barangay, nalaman din ni Calix na binayaran ng matanda para gumawa ng eksena sa loob ng restaurant niya. It was all staged and planned. Ginawa iyon ng kalaban niyang kainan. Sinabotahe sila para mawalan sila ulit ng mga customer. Hindi nga lang sigurado si Calix ngayon kung ano ang dahilan kung bakit bigla na lang umalis ang kanyang lucky girl. Ilang beses mo ba panonoorin yung pag-alis ni Ate Iska sa store, kuya? Tinanong mo ba yung mga empleyado mo? Ayaw nilang sabihin sa akin kung ano nangyari ng araw na yon. Sabi ni Gilbert, busy siya sa paglilinis sa labas. Si Paul walang narinig. Si Abby, ayaw magsalita. Gusto mo ako na magtanong kay Ate Annie? As if on cue, biglang sumulpot si Annie sa pintuan nila at may dala na naman ito. Hello, Tanya. May pasalubong ako sa'yo. Hi, ate. Buti dumating ka. May gustong malaman si kuya. Tinitigan niya lang ang babae ng mataman. Bakit kumakatingin ka sa akin eh parang may ginawa akong masama sa'yo? Annie, bakit ka nagpunta sa resto? Bakit pagkatapos mo magpunta doon, umalis si Iska? I just put her on her place. Sino bang hindi marunong lumugar, Annie? Alam kong ako pa rin ang gusto mo, Calix. Nalilito ka lang dahil sa babaeng yon. No. Ikaw ang nalilito. Kailangan mo nang tumigil. Anong sinabi mo kay Iska? Akmang lalapit sa kanya si Annie nang lumayo siya. Mahal kita, Calix. Hindi. Alam mo kung anong mahal mo? Yung ideya na magiging tayo. Mapatawad mo sana ako kung nalito kita noon. Hindi pa ako sigurado noon, Annie. Pero ngayon, sigurado na akong si Iska ang gusto ko. Hindi nakasagot ang babae. Tanggapin mo na lang sana ang katotohanan. Ayoko mawala ka bilang kaibigan ko. Pero kung kailangan mong alisin ako ng tuluyan sa buhay mo para lang matanggap mo yon, by all means, gawin mo.
Sana mapalaya mo ng sarili mo sa lahat ng nakaraan sa atin. Patawarin mo ako kung nabigyan kita ng maling dahilan noon para akalain mong higit pa tayo sa pagkakaibigan. Doon na tuluyang naiyak si Annie. Sabi ko na, may babaeng dahilan. Mahal mo ba talaga siya? Tumango si Calix. Mahal na mahal. Minahal mo ba siya dahil alam mo nang anak siya ni Roberto Javier? Of course not. Kahit si nanay lulupa ang tunay niyang nanay, mamahalin ko pa rin siya. Then you should go after her. Kung kailangan niya ng paliwanag ko, I will be there. Ito ba yung mga gumoyo sa'yo? Malamig na tanong ng tatay ni Iska habang nakaupo siya sa kaharap nitong swivel chair. Nakalahad sa lamesa nito ang litrato ng mga lalaking tumangay sa gamit niya. Tumango siya. Bakit hindi ka tumawag sa akin agad? Alam ko naman ho ang gagawin niyo, tay. Ipapagulpin niyo sila. Kung gagawin ko yun, bagay lang yun sa kanila. Ipakulong niyo na lang po. Huwag niyo nang saktan. Alam niya kung paano magparusa ang tatay niya kahit hindi niya iyon aktwal na naranasan. Malupit itong amo kaya nga takot ang nanay niya dito. Produkto si Iska ng pagiging babaero ng tatay niya. Namatay ang legal na asawa ng tatay niyang hindi ito nabibigyan ng anak at dahil siya ang nag-iisang anak nito, iniingatan siya nito na parang isa siyang babasaging baso. Pero iba ang ginagawa ng nanay niyang pagpapalaki sa kanya noon. Iba sa estilo ng tatay niya. Dahil sa kanila, halos 2 buwan kang hindi nakauwi. Sa tingin mo, natutuwa ako sa nangyari para ipakulong lang sila? Ayoko na pong nai-issue katungkol sa kalupitan mo. Hindi mo na kailangan patunayan ang kapangyarihan mo, tatay. Madami nang takot sa'yo. Kaya nga wala akong kaibigan. Wala ding nagkamaling mahalin ako dahil palagi kayong ganyan. Pinoprotektahan lang kita. Alam ko po at nagpapasalamat ako. Pero hindi nyo kailangan manakit ng iba para gawin yan. Ani ni Iska sa ama. Para ka talagang nanay mo. Nababasa niya sa mga mata ng tatay niyang nangungulila pa rin ito sa nanay niya magpahanggang ngayon. Kahit siya din naman ay namimiss ito. Siguro naman pagkatapos ng naranasan mo sa Maynila ay makikinig ka na sa akin. Saan tay? Sa kagustuhan niyong kilalanin ko ang anak ni Mayor? Napabuntong hininga ang tatay niya. Mabait si Carlos. Iyon din ang akala ko noong makilala ko yung Swiss sa internet. Hindi po ba pwedeng hayaan niyo na lang ako pagdating dyan? Alam niyo naman pong hindi maayos na naging relasyon niyo noon kay Tita Alma noong buhay pa siya. Kaya nga merong ako, di ba? Hindi ito nakasagot. Huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ako magiging tanga pagdating sa pag-ibig. Sa ngayon, gusto ko lang po talagang maasikaso yung charity na noong 1 taon ko pa po sinasabi sa inyo. Saka ipagpapatuloy ko ang pagluluto ko. Kasing tigas ng ulo mo ang ulo ko. Kaya sige, hahayaan kita sa mga diskarte mo. Pero tandaan mo, Francisca. Oras na hindi ka nagtagumpay, kailangan mong sundin ako. Sige po. Pagkalabas ni Calix sa airport ng Puerto Princesa, agad niyang ipinagtanong kung saan ang bahay ng mga Javier. Ay sir, doon po yun sa Banwa Island. Madaming sniper doon, boss. May appointment po ba kayo kay Mr. Javier? Napalunok siya ng marinig ang sniper, pero saglit lang siyang nakadama ng takot. Kahit ano yata kaya niyang harapin ngayon, makausap lang si Iska. Sir? Untag nito sa pagkatulala niya. Kailangan ko lang makausap si Iska. Ah, si Iska ho bang pakay niyo? Eh, hinatid po ng kasama ko kanina sa mall. Kilala niyo siya? Sino bang hindi nakakakilala kay Iska? Eh, napakabait ng batang yun. Sa kagala, palaging lumilibot dito sa Puerto Princesa kahit maganda ng kalagayan sa isla ng tatay niya. Napangiti siya. Kaya po pala kung saan-saan napapadpad. Ay, oo. Kung di lang makapangyarihan ng tatay nun dito, baka na paano ng batang yun sa kakagala niya? O ano, sa mall kita dadalhin? Opo. Ang dami na nang pinamili ni Iska pero sa tingin niya, kulang pa iyon. Ang dami niyang kakailanganin sa pagtatayo niya ng maliit na kainan. Oo nga't nabulilyaso ang pag-iibigan nila ni Calix dahil may girlfriend na pala ang loko. Pero hindi niya naman makakalimutan kung gaano kadedicated ang lalaki sa restaurant ito. At iyon ang patuloy niyang hinahangaan dito. Hindi ka pa ba tapos, Iska? Pwede naman tayong bumalik bukas o ako na lang ang bibili ng mga kailangan mo. Ilista mo lang. Tanong ng babae niyang bodyguard, si Rachel. Matatapos ito. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magsuot kayo ng suit? Alam niyo namang mamimili. Sabi niya dito. Hindi mo naman nilinaw na madami ka palang bibilhin. Edi sorry. Pagbalik natin si Isla, ipagluluto ko na lang kayo. Sige,
kaldereta ba yung iluluto mo? Oo, pwede. Kukunin sana ni Iska ang nag-iisang bote ng bagoong sa shelf ng mall nang may bigla siyang nahawakang kamay na kumukuha din sa garapon. Napatingin siya sa may-ari ng kamay at ganoon na lang ang gulat niya nang makita si Calix. Halistong bubunot na sana ng baril si Rachel nang makita ang reaksyon niya nang awatin niya ito. Kilala ko siya. Siya yung tumulong sa akin sa Maynila. Maiksing paliwanag niya dito para huminahon ito at ang mga kasama. Anong ginagawa mo dito, Sir Calix? Bumibili. Nang bagoong? Wala na ba rin ito sa Maynila? Fine. I'm here to talk to you. Ikinalaman ni Iska ang sarili. Tungkol saan? Pwede bang sa ibang lugar tayo mag-usap? Bakit? Nandito ba sa paligid yung girlfriend niyo? Wala akong girlfriend. Tiniwanan niya lang ang sinabi ng lalaki. Nilino na ng girlfriend niyong lahat. Charity lang ako para sa inyo. Kinakaawaan. Hindi niyo na ho kailangan maawa. Nakabalik na ako sa bayan ko. Iska, it's more than pity. More than pity? Ano kung ganun ang pinakita mo sa akin? Bakit kailangan mo ako lituhin? Mahina lang ang boses ni Iska kaya hindi sila gaanong pinagtitinginan ng mga tao. Nakataliko din sa kanila ni Calix ang mga bodyguard kaya mas gusto niyang doon na sila mag-usap. I love you. Love? Bakit mo ako mahal? Dahil ba sa mali ang pagkakilala mo sa akin? No. Bago ko pa nalamang mayaman ka, binahal na kita. Siguro nga kahit si Nanay Lulu ang totoo mong magulang, mamahalin pa rin kita. Akala ko lang kasi paras nating nararamdaman na totoo yun. Totoo yun sa akin, Calix. Kaya nga masakit na malamang kinaaawaan mo lang ako. Si Annie lang ang may sabi nun. Hindi galing sa mismong bibig ko. Mahal kita, Iska. Nagsimula siguro to na makita kita dito sa Palawan 5 years ago. Nagpunta lang ako dito para sabihin yun sa'yo at para ibigay ito sa'yo. Iniabot nito sa kanya ang isang sobre. Sinilip niya iyon at naroon ang mga pictures niyang ito ang kumuha 5 taon na ang nakakaraan. Ayokong isipin mong hinahabol kita ngayon dahil alam ko na kung sino ka. Para maging patas, alam naman talaga ni Iska na naging mabuti sa kanya si Calix. Kahit pa nga noong pulubi siya sa mga mata nito. I can beg for your forgiveness anytime. Pero kung mamalitin mo lang nararamdaman ko para sa'yo, baka nga nagkamali na ako ng pagkakakilala sa ugali mo. Doon na-realize ni Iska na sumobra na naman ang bibig niya. Hindi niya tuloy alam ngayon kung hahabulin niya ba ang lalaki o pababayaan na lang ito. Sa huli, hindi na niya nagawang habulin pa si Calix. Umuwi siyang may kahungkaran sa puso. Hindi niya alam kung paano iyon paghihilumin. Gwapo yun ah! Komento na Rachel lang mailapag na nito sa kusina ang mga pinamili niya. Banasted mo? May girlfriend na yon. Eh bakit pumunta pa talaga dito para lang kausapin ka? Malayo ang Maynila sa Puerto Princesa ah! Alam ko. Bakit naman kasi ganoon yung sinabi mo doon sa tao? Hindi ba pwedeng gusto ka lang dahil ikaw yan? Hindi mo ako masisisi, Rachel. Hindi nga ba madami din ako maliligaw? Kasi alam nilang tatay ko si Roberto Javier? Nung nakilala mo ba siya, alam na niya agad na anak ka ng tatay mo? Hindi. Tinanggap niya nga ako sa restaurant niya kahit hindi niya ako lubos na kilala. Tapos ito. Itong binigay niya. Compilation daw yan ng travel niya sa buong Pilipinas at ng mga pictures ako dyan. Love at first sight? Pula ni Rachel. Nagkibit balikat si Iska. Yun naman pala. Bakit kailangan mo siyang sabihan ng bakit mo ako mahal? Dahil ba mali ang pagkakakilala mo sa akin? Ginaya pa nito ang boses niya kanina. Hindi siya nakaimik. Pagkatapos niyang isalansan ang mga pinamili, ay dumiretso na siya sa kwarto niya at naligo. Doon siya nagkaoras sa tingnan ang binigay sa kanya ni Calix. Nakita niya doon ang iba't ibang anggulo ng mukha niya habang nasa beach siya. Madaming beses siyang nakuhaan ang picture ni Calix at lahat iyon magaganda. Napatingin siya sa likod ng mga litrato ng maaninag niyang may nakasulat doon. Your eyes are the best diamonds I have ever seen in my life. Sana makausap kita at matanong ko man lang ang pangalan mo. Iyon ang nakasulat sa solo picture niya. Ang ibang litrato na may nakasulat na lyrics ng kanta. Ngunit ang mas nakakuha sa atensyon ni Iska ay ang litrato niya kasama ang nanay niya. Nagtatawanan sila noon sa tabing dagat. Sa likod ng picture na iyon, nakasulat ang mga salitang. Parehas kayo maganda. Sana bigyan ako ng pagkakataon ng langit na makilala ka at makita kang tumanda kasing ganda ng mama mo. Doon na siya naluha. Mabilis siyang lumabas sa kwarto niya. Siya naman ang humihiling ngayon na sana
hindi pa nakakalayo si Kalex. E ano pang ginagawa mo dyan, kuya? Uwi na! Sabi ni Tanya mula sa kabilang linya pagkatapos niyang maikwento dito na hindi sila nakapag-usap ni Iska. Ayaw niyang sumama ang tingin ng kapatid niya sa babaeng mahal niya. Sayang pamasahe. I-enjoy ko na muna dito. Paano ang itali? Nandiyan naman sila. Sagot niya sabay lagok sa iniinom na bote ng beer. Kapag ako na inis sa'yo, kuya, susunduin na kita dyan. Kuh, gusto mo lang din gumala eh. Paano makagala? Andito sila mama. Buti nga sa'yo. Sige na, panira ka ng moment eh. Pinatay na ni Kalex ang tawag bago pa makapalag si Tanya. Doon siya napalingon sa babaeng biglang tumabi sa kanya sa buhanginan. Nai-imagine na naman ba kita? Hindi nagsalita ang babae kaya alam na niyang gawa lang ang babaeng iyon ng imahinasyon niya. Mabuti na siguro to na kahit sa imagination man lang, makasama kita at makikinig ka sa mga sasabihin ko. Lumagok pa siya ulit bago nagpatuloy. Si Annie, hindi ko naging girlfriend yon. Best friend, oo. Nandigaw ako sa kanya pero hindi ko na itinuloy. Sinabi ko sa kanya na hindi pala ako sigurado sa nararamdaman ko at hindi niya matanggap yon. Hindi ko alam kung anong sinabi niya sa'yo pero sana naman Iska. Maniwala ka sa akin. Mahal kita. Hindi dahil para kang prinsesa dito. Mahal kita kasi nakita ko kung paano mo ituring mga tao sa paligid mo. Kung paano mo mahalin si Nanay Lulu. Kung paano mo pagpasensyahan si Abby. At kung paano mo nabigyan ng kulay ang Itali. Mahal kita. Dahil mahal kita. Talaga? Otomatikong napaatras palayo si Kalex sa kanya dahilan para halos matumba na ito sa buhangin. Iska? Grabe ka! Bakit akala mo imagination mo lang ako? Hindi ka kasi nagsasalita. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalamang nandito ako? Madami akong kakilala dito. Ikaw lang naman na may ganyan kagwapong mukha. Mabilis ka nilang naalala. Prinsesa ka nga talaga dito. Sinasabi lang nila yun. Ordinaryong tao lang ako, Kalex. Tinitigan siya nito ng maigi. May ordinaryo bang ganyan kaganda? Alam mo kung ano lang ang imperfection mo? Matalas kang magsalita. Masakit. Pero mas lalo kitang minahal dahil doon. Kasi sigurado kung nagpapakatotoo ka. Hinaplos ng binata ang pisngi niya. Napapikit na lang siya dahil kasabay noon ang pagdampi ng labi nito sa mga labi niya. Di tulad ng una nilang halik. Mas matagal yon. Mas puno ng pagmamahal. Huminto lang ito nang bigla siyang masinok. Ang cute mo pa. Dagdag nito sa mga rasong ibinigay sa kanya kung bakit mahal siya nito. Sorry sa nasabi ko. Hindi ko naman intensyon na saktan ka. Hindi ko naman alam kung paano maging ikaw. Sigurado ako yung tiwala mo, hindi mo na din kayang ibigay ng buo sa akin pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo. Pero kung pagbibigyan mo ako, Iska, patutunayan ko sa'yo araw-araw na wala akong ibang gusto kung hindi makasama ka. Please, tatanggapin mo bang lasing na to bilang maniligaw mo? Natawa siya sa sinabi ng lalaki. Oo naman. Sasaya ng lalaki? Nayakap siya nito. Siguradong nakarating na sa tatay niya ang tagpong yun. Wala siyang pwedeng mailihim kay Roberto Javier pero masaya siyang kinabukasan ay inimbitahan nito ang manliligaw niya sa bahay. Nahimasmasa na si Kalex at ngayon na sa pagkainan ito ng bahay nila sa Banwa Island. Nakatulala. Are you sure you can handle my daughter? Yun agad ang tanong ng tatay ni Iska dahilan para masamid si Kalex. Sumagot siya pagkainom ng tubig. Sir, your daughter is a fine woman and she doesn't need to be handled. Ang tanging gusto ko lang pong gawin ay mahalin siya at makasama hanggang sa pagtanda. Kung papayagan niyo po sana, gusto kong formal na ligawan ng anak niyo. Iyon ang unang beses na may gumawa ng ganoon para kay Iska at hindi niya maiwasang matawa sa ngiti ng tatay niya. Okay, pwede. Basta huwag mo siyang sasaktan. Sa kanya bumaling si Kalex at nangako habang hawak ang isa niyang kamay. Pangako, mamahalin kita Iska at hindi sasaktan. I love you. Sumagot ng I love you too si Iska bago sinelyuhan ni Kalex ng halik sa kamay niya ang pagbanggit nila ng nadarama sa bawat isa. Ang kwentong pag-ibig ni na Kalex at Iska ay nagtatapos na rito. Hanggang sa susunod po na kwento, dito lamang sa Gina Jed Stories. Thank you and good day!